Olang Laloy. Tunay ngang napakabuti ng kaibuturan ng iyong puso. Matagal na kitang pinagmamasdan at ngayong nagkatagpo tayo, hayaan mong ibalik ko sa iyo ang gantimpala sa hindi masukat na pagmamahal mo sa hayop at sa kapwa mo. Wika ng Karung. Matapos nitong makapagwika, ay kasabay nito ang pagtila ng ulan sa lupain nila Olang Laloy. Nawala din ang Garong na kanyang hawak na siyang labis niyang ikinagulat. Dahil sa mga naranasan noon ni Olang Laloy, umuwi ito sa kanila ng tulala at hindi makapagsalita. Sa paglipas ng taon ni Olang Laloy, doon niya unti-unting nararamdaman ang kanyang natatanging abilidad. Kapag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan sa kanila, iniisip lang ni Olang Laloy ang Garong at kusang tumitila ang ulan. Kahit subasko o amihang ulan, napapasunod ito ni Olang Laloy. Di pa man natatapos magkwento si Pio Carpio kay Olang Laloy, meron ang sumingit sa kanyang pagsasalita. Ermitanyong Carpio, natapos na namin ang pag-aayos ng bangkang inyong gagamitin patungong Siraway. Bukas ho, susubukin namin ang kalidad ng aming gawa upang maging ligtas ang inyong paglalakbay. Bigyan niyo pa ho kami ng karagdagang isang araw sa paghahanda ng lahat ng gamit sa inyong paglalayag. Singit na wika ng isang albularyo. Nang maantala si Pio Carpio sa pagkukwento, hindi na nito pinili pang balikan ang kwento ni Olang Laloy. May sumingit na naman kasi sa kanyang kainuman tungkol sa lupaing pagmamay-ari ni Dadoy. Sa pagtagal ng kanilang pag-uusap, pinili na ng mga kainuman nila Pio Carpio ang magpahinga. Ganon din naman ang ginawa noon nila Gonzalo nang masipat nilang paisa-isa ng nagsisialisan ang mga albularyong kanilang kainuman. Sa pagsapit ng umaga, naging abala sila Gonzalo sa tahanang kanilang tinutuluyan. Nagpepresenta na din kasi siyang tumulong sa mga pumapanday ng kanilang bangka upang masigurado niyang makakaalis sila sa kalais. Hindi pa man umabot noon ng alas 5, natapos na nila Gonzalo ang bangka. Naging maayos ang pagtakbo nito sa dagat at wala namang nakita sila Gonzalong problema sa pagpapatakbo ng bangka. Pagsapit ng gabi, yun na ang naging oras ni Gonzalong pananatili sa kalais. Matindi ang inuman nila at kagaya nung nakaraang gabi, puro kwento na naman ang narinig nila Gonzalo kay Pio Carpio. Wala na sila noong pinuntahang kakaiba dahil sa tanging aswang lang naman ang gumagambala sa paligid. Sa pagtagal ng kanilang inuman, naging masaya naman ang grupo nila Gonzalo. Tanging sulo lamang noon ang nagbibigay sa kanila ng liwanag, gawa ng natatakpa ng ulap ang liwanag ng buwan. Sa paglipas ng oras, muling nagbigay paalala si Pio Carpio kay Gonzalo. Iho, magmula sa gabing ito, ihanda mo na ang iyong sarili. Walang makakaalam sa ating tadhana, patungo natin sa Siraway. Maging ako man, nababahala sa kaligtasan ng iyong buhay mula sa mga kamay ni Dadoy. Kapag nagpasya itong patayin ka, piliin mong umatras ng walang pagdadalawang isip. Hindi kita makakayang ipagtanggol kay Dadoy Gonzalo. Dahil masyadong malalim ang kalibre nito kumpara sa akin. Kailangang mauna nating makita si Ginang Sedes upang mabigyan ng babala si Dadoy na huwag kang gagalawin. Yun ay kung suswertehin tayo. Pero kapag si Dadoy ang nauna nating nakita, gamitin mo na ang lahat ng aral mo maging ang mutsa mo
at gagamitin ko din ang lahat ng sa akin para iligtas ka. Sana lang, hindi ka agad mag-init ang ulo ni Dadoy. Paalala ni Pio Carpio. Palagi niya itong binabanggit kay Gonzalo nang sa gayoy makumpirma nilang sigurado itong sumama sa kanilang paglalakbay patungong Sirway. Nang hindi makitaan ni Pio Carpio ng pangamba si Gonzalo, hinayaan na lamang niya itong uminom ng tuba. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot si Gonzalo ng, "Hindi ho ako tatakbo kahit patayin ako ni Dadoy. Nakahanda ako at nakataya ang buhay ko para sa pagnanais kong makaharap siya ng personal. Hayaan niyo, Tio Carpio. Magiging masaya ako kung si Dadoy man ang papas lang sa akin. Para sa aming lahi, isa yung malaking karangalan." Sigurado ka dyan, Gonzalo, ha? Wala nang bawian yan. Sinasabi ko sa'yo, mas mabilis ng 10 ulit si Dadoy kumpara sa ating lahat na nandito. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon. Para siyang sumasabay sa hangin. Sagot naman ni Pio Carpio. Sa pagtapos ng kanilang pag-iinuman, marami pang nalaman si Gonzalo. Bago pa man magtapos ang kanilang pag-iinuman, pinilit ni Gonzalo'ng magkwento si Pio Carpio tungkol sa kanyang nalalaman sa bawod na kanyang nakuha. Nais niya kasi itong gamitin, pero napakaliit pa lamang ng kanyang alam tungkol sa gamit na yon. Mas pinili ni Gonzalo'ng magsiyasat muna sa pangunahing gamit ng baud upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Nang marinig ni Pio Carpio ang tanong ni Gonzalo sa baud, bigla na naman itong tumahimik at nag-isip ng malalim. Ang iba sa mga kasama noon nila Pio Carpio, panay rin ang tanong tungkol sa baud na sinasabi ni Gonzalo. Ang iilan naman sa albularyo, abala sa pagluluto ng kanilang pulutan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagsalita na nga si Pio Carpio ng mga detalyeng nais malaman ni Gonzalo tungkol sa baud na kanyang nakuha sa engkanto. Maigi namang nakinig ang mga kasamahan noon ni Pio Carpio, gawa nang maging ang mga ito, ay nagulat nang malaman nilang si Gonzalo na ang nagmamay-ari ng 1 sa 7 mahihiwagang armas na ibinigay ng Panginoon. Noon ding mismong gabi, nag-iba ang pananaw ng mga albularyong kasama ni Pio Carpio sa pamangkin ito. Hindi kasi ordinaryong tao para sa kanila ang mga nilalang na kayang humawak ng mahiwagang sandata. Kinukonsidera nila itong isang pinuno dahil sa kakayahan itong makapangalaga ng isang gamit na kailan may mailap sa mga kamay ng mga albularyo. Iho, ang bawod na hawak mo ay maaaring kakayahan at abilidad na hindi ko nalalaman. Ikaw ang makakatuklas nito at ikaw rin ang nag-iisang makakaalam kung papaano mo ito gagamitin. Kagaya ko, ang pagkuha o pagtawag ko sa mutya ng palakol ay nangangailangan ng gudor. Yon ang nag-aalaga ng aking mutya na siyang nagliligtas sa akin sa tuwing nalalagay ako sa alanganin. Kung ako sa iyo, Gonzalo, maghanap ka ng isang engkantong iyong magiging kasangga sa lahat ng oras. Siguraduhin mo ding mapagkakatiwalaan mo ito upang hindi magtangkang kunin ang bawod na pagmamay-ari mo. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, itinatak niya sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi ni Pio Carpio. Sa paglipas ng oras ng kanilang pag-iinuman, halos hindi na tinatamaan ng espiritu ng alak itong si Gonzalo.
Nasanay na kasi ito sa araw-araw na pakikipag-inuman sa mga albularyo, kaya naging manhid na ang katawan nito sa espiritu ng alak. Sa pagtatapos ng kanilang inuman, si Gonzalo na ang nagpresentang magbantay sa kanilang tinutuluyan sa paglalim ng gabi. Naging masaya naman ang ibang mga kasama noon ni Gonzalo nang marinig nito ang kanyang pagpresenta upang bantayan ang kanilang mga kasama. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, walang naisip na gawin si Gonzalo kung hindi ang maglibot sa paligid. Hindi niya kasi nagawa ang bagay na yon magmula noong nadapo sila sa kalais dahil sa napakarami nilang ginawa noong nadapo sila sa lugar na yon. Sa sobrang pagkaabala noon nila Gonzalo, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na masilayan ang ganda ng lugar sa lupain ng kalais. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang naghanda sila Pio Carpio at ang mga kasama nito. Nadatnan nila noon si Gonzalong hinihila mag-isa ang bangka upang maihanda na din ito sa kanilang paglalakbay. Sagwan at layag lamang ang gamit noon nila Gonzalo upang paandari ng bangkang kanilang sasakyan patungong Siraway. Wala namang problema para sa pangkat nila Pio Carpiong madatna ng gabi sa laot dahil sa nandyan naman si Gonzalo. Makakaya nitong hilahin ang kanilang bangka upang hindi na sila magtagal sa dagat pagsapit ng gabi. Si Gonzalo at ang gudor nitong kaibigan, ang labis na pinagkakatiwalaan noon ni Pio Carpio sa kanilang paglalakbay. Kahit na medyo malakas ang alon noong mismong umaga, hindi pa rin natinag ang pagpapalaot nila Gonzalo. Matapang nilang hinarap ang mga alon sa dagat upang makatawid sila patungong Zamboanga del Norte. Hindi na din nila pwedeng ipagpaliba noon ang kanilang pag-alis sa kalais dahil baka hindi nila masungkit ang isang buwang kota nila para sa kanilang paglalakbay. Isa din kasi yon sa mga iniiwasan ni Pio Carpio dahil iniisip niya rin kahit papaano ang pamilya at mga kaibigan ni Gonzalong naghihintay sa kanya makaraan ang isang buwan nilang pag-alis sa Ulutanga. Sa paglipas ng oras, nakalayo na nga sila Gonzalo sa isla ng Lipari. Napakaliit na ng isla ng Lipari sa paningin nila Gonzalo, gawa nang masyado na silang malayo rito. Habang nagmamasid noon sila Gonzalo sa paligid, may mga iilan sa kanilang mga kasama ang abala sa pag-aayos ng kanilang makakain. Alam noon nila Gonzalong aabutan sila ng gabi sa laot, kaya napagpasyahan nilang magdala ng maraming pagkain sa kanilang paglalakbay sa dagat. Masyado kasing delikadong magutom sa dagat dahil sa wala kang makukuhanan ng makakain doon, lalo na kung kapos ka pa sa gamit. Sa pagsapit ng alas 6, biglang naalarma sila Gonzalo nang maramdaman nilang muli na namang nagagalit ang karagatan. Naging alerto sila sa kanilang bangka dahil hindi nila alam kung lalaki pa ba ang alon sa dagat noong mga oras na yon. Sa pagdilim ng paligid, tanging nag-iisang gasera na lamang ang nakasindi sa bangkang sinasakyan nila Gonzalo. Mga kasama, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Ang along ating kinakaharap ngayong mga oras na ito ay isang pagsubok lamang na ibinibigay sa atin ng mga diwatang nangangalaga sa karagatan. Sa paglalim ng gabi, maraming mangyayaring nakakapangilabot. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Kung merong kayong nakikitang hindi ordinaryong bagay sa karagatan, agad nyo itong ipagbigay alam sa inyong mga kasama. Naway, gabayan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng mga albularyo, patuloy pa rin sila sa kanilang trabaho.
Ang ibang malapit kay Pio Carpio ay natigilan sa kanilang mga ginagawa nang marinig nito ang sinabi ng kanilang pinuno. Si Gonzalo naman noon, hindi maalis ang kanyang pagtitig sa karagatan upang maging alerto sa mga nilalang na maaaring magtangkang sirain ang kanilang bangkang sinasakyan. Sa pagsapit ng alas 7 ng gabi, laking gulat na lamang ng mga albularyo nang makakita sila ng isang kabibing nakabukang nakalitaw na palutang-lutang sa dagat. Merong mga nilalang ang nagkakasiyahan sa dambuhalang kabibe na siyang labis na ikinagulat nila Gonzalo. Malapit lang ito sa kanilang bangkang sinasakyan, kaya labis silang nababahala para sa kanilang kaligtasan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nakasipat si Gonzalo ng isang galyon na patungo sa dambuhalang kabibe. Punong-puno ng laot ang galyong yun at parabang matagal na itong namahinga sa kailaliman ng karagatan. Dahil sa kakaiba nilang mga nakikita, panay na ang pag-uusal ni Pio Carpio at ang mga albularyong kasama nito. Puro sa bulag lamang ang kanilang inuusal noon upang hindi sila makaistorbo sa mga engkantong naninirahan at naghahari sa karagatan. Magiging mahirap para sa pangkat nila Pio Carpiong makipaglaban sa mga engkanto, lalo na at nakasakay sila sa isang maliit na bangka. Sa pagtagal ng pagmamasid ni Gonzalo, doon niya nasipat ang isang napakalaking galamay ng pugita na merong mga nagsisita lasang pangil. Nasa likod yon ng galyon, kaya pagdaan ito sa kanila, kitang-kita ito ni Gonzalo. Habang tahimik silang dumadaan sa laot, panay na ang pagsagwa ng ibang kasama nila Pio Carpio ng mabilisan. Animoy ang ginagawa ng mga ito ay nakikipaglaban sa isang kompetisyon dahil sa bilis ng kanilang pagsagwan. Habang dumadaan sila noon sa higanteng kabibe, wala ni isa sa kanila ang gumagawa ng kahit na anong ingay. Ang tanging naririnig lamang noon ni Gonzalo ay ang pag-uusal ni Pio Carpio sa mahina nitong tinig. Hindi rin nila nagawang ialis ang kanilang paningin sa mga engkantong yun dahil magiging mapanganib sa kanilang grupo ang hindi pagsilay sa mga ito. Alam kasi nila Pio Carpiong nagmamasid din sa kanila ang mga engkanto, kaya lahat ng alam nilang maaaring gawin upang hindi magalit ang mga ito ay kanilang isinasagawa. Nang makalayo-layo na sila Gonzalo sa higanteng kabibe, nakarinig sila ng isang napakagandang boses ng babae na kumakanta sa dagat. Hindi na nila ito pinansin gawa ng meron pang naghihintay na panganib sa kanilang pangkat. Alisto, dahil merong lilitaw na ipo-ipo sa dagat. Yan ang kasunod na mangyayari sa pagsilay natin sa mga engkanto. Hanapin niyo kung saang parte lilitaw ang ipo-ipo upang ito ay ating maiwasan. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito nila Gonzalo, agaran din naman nilang sinipat ang buong paligid. Wala silang pakialam noon, kahit masyadong madilim ang laot, basta ang nais nila ay makakita ng hindi ordinaryong paggalaw mula sa dagat. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakasipat nga si Gonzalo ng isang ipo-ipong ginagawa ng isang galamay ng dambuhalang pugita. Kahit galamay lamang ang nasisipat noon ni Gonzalo, alam niyang galamay yon ng isang dambuhalang pugita na unang beses pa lamang niyang nakita. Nang malaman ito ni Pio Carpio, agaran din naman silang nag-umpisang magsagwan gamit-gamit ang kanilang buong lakas. Hindi na noon nagdalawang isip pa si Gonzalo na magpalit ng anyo
gawa ng napakalapit lang sa kanila ng ipo-ipong kanyang nakita. Paglipad ni Gonzalo sa bangka, agaran niya naman itong tinulak ng napakalakas upang makalayo sila sa peligrong kanilang kinakaharap. Hindi noon tumigil si Gonzalo sa pagtulak ng kanilang bangka hanggang sa tuluyan na silang makalayo sa ipo-ipo. Paglapag ni Gonzalo sa kanilang bangkang sinasakyan, gulat na gulat noon ang mga albularyo ng masipat nito ang kanyang natatanging anyo. Gonzalo, ikaw ba yan? Ay, grabe! Para kang ang demonyo kung titingnan! Wika ng isa sa mga albularyo. Agaran din naman noong nagpalit ng anyo si Gonzalo dahil sa nararamdaman itong bigat ng presensya ng kanyang mga kasama. Labis kasi siyang naaapektuhan ng mga mutsang karga noon nila Pio Carpio kapag nasa aswang siyang katayuan. Sa pagpalit ng anyo ni Gonzalo, doon pa lamang niya nagawang huminga ng maluwag. Labis-labis din ang pasasalamat noon ng kanyang mga kasamahan sa kanyang ginawang pagligtas sa bangkang kanilang sinasakyan. Dahil sa alam nilang ligtas na sila, pinili ng kanilang grupong magpahinga na muna sa laot. Si Gonzalo at si Pio Carpio naman noong mga oras na yon, patuloy ang pagmasid sa galamay ng pugitang gumagawa ng ipo-ipo. Narito na tayo sa may bandang norte, iho. Ihanda mo na ang iyong sarili sa pagkikita ninyo ni Dadoy. Wika ni Pio Carpio sa kanyang pamangkin. Oho, Tio Carpio. Handang-handa na ho ako. Sagot naman ni Gonzalo. Sa pagsapit ng alauna ng umaga, naglaho na lamang na parang bula ang kaharian ng mga engkantong kanilang nakita. Doon na din na silaya ni Gonzalo ang dalampasigang kanilang dadaungan. Halos hindi maipaliwanag noon ni Gonzalo ang kanyang kasiyahan nang makita ang lupang kanilang dadaungan patungong Sirway. Di na muna sila nagmadaling magsagwan dahil sa pansin ni Gonzalo ang labis na pagod ng kanilang kasamahan. Sa pagsapit ng umaga, matagumpay namang nakadaong sila Pio Carpio at ang grupo nito sa norte. Sa pagdaong nila, napakainit ng pagtanggap sa kanila ng mga kasamahan doon nila Pio Carpio. Hindi na muna nila piniling maglakbay noong mismong araw na yon. Dahil sa pansin ni Pio Carpio, ang panghihina ng kanyang pangkat. Hindi rin kasi maipagkakailang hindi biro ang kanilang sinuong na kaganapan noong mismong gabi. Upang makabawi ang pangkat ni Pio Carpio, pinili niyang magpahinga sa tinuluyan nilang tahanan. Naging masaya naman noon ang mga kasamahan ni Pio Carpio dahil sa kanyang naisip na desisyon. Maraming kumustahan at pagpapakilalang naganap nang marating nila ang lugar ng iba pang miyembro sa grupong kinabibilangan ni Pio Carpio. Naging masaya naman noon si Gonzalo, gawa ng kahit papaano tinanggap siya ng buong puso ng mga kasamahan ni Pio Carpio. Nang marating nila ang bahay na kanilang pagpapahingahan, lahat ng mga kasama noon nila Pio Carpio ay natulog hanggang sa sumapit ang gabi. Ang magtiyo naman noong mga oras na yon ay piniling maglibot sa lugar upang ipakilala si Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang paglalakbay nila Pio Carpio sa Sirway. Okay, eto na. Sunod kagad natin yung 29. Salamat, salamat. Kinikilabutan ako na kinikilig ako. Ewan ko. Basta kita-kits tayo sa 29. Salamat.